Anthony Davis is back from Lakers. Kumusta naman kaya ang unang pagbabalik aksyon ni Davis mula pa noong February 14? Lakers versus Dallas Mavericks. Yan at iba pang balita pagkatapos mong i-like ang video na to, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang ating Facebook page para sa ibang NBA updates. February 14 pa, huling nakita natin si Anthony Davis at mula nga noon na malagi na siya sa sideline. Pero heto nga mga idol, nasaksihan na naman natin ang kaniyang galing kasama ang Lakers. At gaya ng inaasahan mga idol, sa sinabi natin kahapon, limitado lang ang minuto ni Davis at kanina nga 17 minuto lamang halos naglaro si Davis. At dahil nga sa limitadong minutong yan, inaasahan na rin natin na hindi pa 100% ang Anthony Davis na nakita natin. Lalo na sa mga laruan niya kanina. Sa katunayan, unang apat na banat niya ay hindi pumasok. At sa unang 8 minuto niya ay 2 points lamang ang nagawa niya. Pero kung mababa ang scoring niya, sa depensa naman siya napapakinabangan kanina ng Lakers. Kaya hindi naman nagpabaya ang kasama niya sa starting 5 na si Andre Drummond, KCP at Schroeder kasama si Kuzma. Dahil ang Lakers ang unang sumibat sa first quarter pero ayaw magpadaig kanina ng Dallas. Pinangunahan siya ni Kristaps Porzingis at John Richardson. Nagtapos ang first quarter sa score na 26-31. Angat ng 5 ang Dallas. At pagpasok ng second quarter, halatang kay Davis na nakapokus ang opensa dahil sa kanya nagmumula ang unang basket ng Lakers. Isang magandang pull-up jumper ang ginawa ni Davis para buksan ang second quarter ng Lakers. Dahil diyan, kahit na alam ng Dallas na limitadong minuto lamang si Davis, madalas kong nakikita kanina na dinodouble team ng Dallas si Davis. Panay help defense ang Dallas sa kanya at ito ay kahit na malaki na ang nagbabantay kay Davis. Ganon kataas ang respeto ng Dallas sa kayang gawin ni Davis kaya ganon na lamang siya dinoble team. Ang kagandahan lamang para sa Dallas, nasa kanila si Luka Doncic. Siya talaga ang bumubuhay sa Dallas kanina. Ngunit bago naman umabot ang 6 na minuto sa second quarter, pinalitan na nila si Davis ng isa pang AD, si Andre Drummond. Halata naman na kinakalawang pa si Davis kanina dahil kung dati nagagawa niya ang simpleng free throw kanina, 2 free throw ang naimintis niya. At nang mag-change court na 62-51, angat pa rin ang Dallas ng 11. At sa oras na iyon, hindi na nakapaglaro si Davis dahil natapos na ang nakalaang minuto para sa kanya. At sa kabuuan ay 16 minutes at 40 seconds lamang tinagal niya. Tumira siya ng 10 beses pero 2 lamang ang pumasok. Kaya may 4 points lamang siya kanina. Bumitaw din siya ng isang beses sa 3 point pero hindi pa rin pumasok. Ganon din ang 2 free throw niya. Mayroon din si Davis na 4 rebound, 1 assist, 1 steal, 1 block shots at isang turnover. At dahil na rin sa kinalabasan ng laro niya, kaya napasipa si Davis sa led screen ng bench ng Lakers. At sa third quarter, mga idol, bukhang napaghandaan ng Lakers ang Dallas dahil 13-0 run ang ginawa ng Lakers. Dahil sa 7 points ni KCP, napatawag tuloy ng timeout ang Dallas at naglatag ng magandang play kaya sila naman ang binuwenas kanina. Sa mga oras na ito, nagpapalitan na lamang ng score ang Lakers at Dallas. Pero ang Dallas, tanging si Luka ang bumabanat. Samantalang sa Lakers, 3 ang nagtutulong-tulong. Si Dennis, KCP at Drummond. Pero ang mabigat ng inilabas si Dennis at Drummond ng Lakers, biglang kumanta ang opensa ng Dallas. Kaya umangat sa 4 ang Dallas nang matapos ang third quarter, 94-90. Sa fourth quarter naman, napalabas ng maaga si Kristaps Porzingis dahil nagtamo siya kanina ng ankle sprain pero imbes na panghinaan ay gumanda pa ang laro ng Dallas. Pero sa parte ng Lakers, umangat na ang laro ni Montrezl Harrell. At ganoon din naman si KCP mga idol, bumitaw siya ng 6 na 3 points. At sa bandang dulo bago matapos ang laro, 4 na lamang ang hinahabol ng Lakers. Saka pa naman na foul out si Dennis Schroeder sa huling 18 seconds. Dahil doon hindi na kinaya ng Lakers ang Dallas.
At sa huli, umiskor ang Dallas ng 115-110 naman ang Lakers. Para sa Lakers, si Kyle Kuzma ay may 8 points, Anthony Davis 4 points, Andre Drummond 14 points, Dennis Schroeder 25 points, KCP 29 points at si Montrezl Harrell ay may 14 points. Samantalang sa Dallas naman, lahat ng starter nila ay may double digit sa points. Si Dorian 10 points, Kristaps Porzingis 19, Dwight Powell 10 points, Luka Doncic 30 points at Josh Richardson 13 points. Si Willie Cauley-Stein 11 points naman. At dahil na rin sa pagkatalo ng Lakers, mga ka-ball talk, nananatili sila sa number 5. Number 7 pa rin ang Dallas Mavericks. At sa susunod na laro ng Lakers ay sa Linggo, mga ka-ball talk, 8:30 a.m. kontra pa rin sa Dallas Mavericks. Malamang babawi na sila diyan. Yon mga idol, para sa ating road to 450,000 subscribers, limang sapatos ang ating ibibigay, apat na basketball shoes at isang running shoes. Wow! Sa sandaling makuha natin ang 450,000 subscribers, agad tayong bubunot sa limang lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang mechanics. Ang apat na mechanics ay mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang notification bell. Manood palagi sa ating channel para sa biglaang announcement ng mananalo. Pang-apat, i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Yun lamang, ganun lamang kadali. Kung may katanungan ka, makipasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye. At mga idol, nagpapasalamat na rin po ako sa ating sponsor, si Makatang Basketbolero. Pakibisita niyo po ang kanyang channel sa YouTube channel. At mag-subscribe na rin po kayo kay Makatang Basketbolero. Salamat po! Yo mga idol, sana po ay nagustuhan niyo ang video natin for today. Pakilike at share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure niyo lamang na mag-subscribe po kayo. Hit the bell, select all mga idol para sa ating future video at giveaway. Kasama ka na namin. Salamat po!